dahil hindi ka gumawa ng lesson plan, wala kang preparation. Resulta, hindi maganda yung inyong pagtuturo. So, dahil hindi maiintindihan ng mga bata kung ano yung mga sinasabi mo, hindi sila nakikinig. Ha? So, walang disiplina doon sa loob ng classroom. Yusahi mo fi man ay al-artigyan min kibale al-muallim. Nangyayari doon, ha? Hindi ka, ano yung artigyan? Yung nabibigla ka. Ano ito? Hindi ko to alam. Paano ito? Anong gagawin ko? Yan, nakikita mo yung guro. Pag yung guro na gawin niyang sumulat ng sumulat, hanggang matapos yung buwan, ibig sabihin, mayroon siyang nakita doon na hindi niya kayang ituro. So, pag tayo ay gumawa ng lesson plan, mawawala yung lahat. Ha? Mas gugustuhin mo ba na nandoon yung nakakataas sa inyo? Kasi pag makita ng supervisor o kaya yung director na ikaw, magaling, maaaring kang bigyan ng bonus. Ha? Maaaring taasan yung inyong sweldo. So, hindi natin makukuha yan, ha? Pag hindi tayo gagawa ng lesson plan. Ha? Hindi tayo gagawa ng lesson plan. Sige, subukan natin. Ano kaya itong lesson plan? Ito yung ginawa kong sample lesson plan. Pero yung sinabi ko sa inyo na hindi ibig sabihin na ito yung pinakamagandang lesson plan sa buong Metro Manila. Hindi, suggestion lang ito. Ha? Ito, suggestion ko lang, ha? Kung paano gumawa ng lesson plan. Ha? Kailangan sa lesson plan nakalagay yung date. Ha? Kailangan nakalagay doon yung date. Kasi yung date na yon, ha? Malalaman mo kung kailan mo tinuro yung topics na yon. Ha? Kailangan nakalagay doon yung puzzle. Ha? Anong grado yung gusto mong turuan sa topics na yon. Arhisa, pwedeng ilagay yung ano yun, first period ba? O second period? O ano ha? Ano yung subject kailangan din, ha? Kailangan din ilagay. Ha? Okay. Sa lesson plan, ang unang isusulat ng guro ay gagawa siya ng objectives. Gagawa siya ng objectives. Ha? Yung objectives na yon, sabihin mo lang, sir, kung kailan ako titigil, ha? Hindi, nasa sa'yo na yung part, pero 10 o'clock daw, may snack tayo. Break. Malapit na, so? Malapit na. 15 minutes. Oo. 9:49, batay sa oras sa aking computer. Okay. Sa hadap, sa objectives, ha? Nung kami ay nasa Saudi, gumagawa kami ng lesson plan na yung tinatawag na detail. Ha? Lesson plan. Detail. Yun ang gusto kong gawin. Kasi mas maganda yung detail na yung lesson plan mo, pwede mo rin bawasan. Kaysa maging kulang yung sinulat mo. Ha? Nung nasa Saudi kami, gumagawa kami ng detailed lesson plan. Dito, tinignan ko yung mga lesson plan sa National Bookstore na ginawang sample. Masyado, kwan? Maikli talaga. Ha? So, ang importante, alam natin kung paano tayo gagawa ng lesson plan. Unang-unang, gagawa tayo ng objectives. Kanina, nag-usap kami ni Alim Jamil, sabi niya, di ba, doon tayo sa King Saul, gumagawa tayo ng objectives na general objectives, ha? Yung hadap-an at saka specific objectives. Ha? Dito, inalis ko na yung
hadap am, hadap khas, ginawa ko lang objectives. Pero andyan pa rin yung general objectives at saka specific objectives. Al-ahdaf, al-amma, at saka al-ahdaf, al-khasa. Ano yung ilalagay natin sa hadap am? Ano ang ilalagay natin sa hadap am? Yung general objectives natin. Ang general objectives ay ang ating ilagay ay yung ating gustong makamit ng mga estudyante natin. Sa loob ng pwedeng tatlong buwan, anim na buwan, o kaya isang taon. Medyo malayo-layo bago bumaabot. Kung ano yun, kung anong objective na yun, yun ay doon dapat ilagay sa general objectives. Yung makakamit ng mga bata, maaring sa loob ng tatlong buwan, o kaya anim na buwan, o kaya isang taon. So, general objectives. Halimbawa, dito, nagsulat ako ng Tanmiyatu Maharatit Talamidi Filoktera ati Walkitabati Wataswini Mimitawatin Lohawiyah. Ito, hindi nila kayang abutin sa loob ng isang oras lamang. Pero bang guro na kaya niyang pabasahin yung kanyang mga estudyante sa loob ng isang oras? Wala. Wala. Pero iba yung ating pagtuturo kayong mga ustad. Anong na-observe ninyo sa ating pagtuturo kayong mga ustad? Ito ang aking observation, sasabihin ko sa inyo. Pero i-confirm ninyo sa inyong experiences. Sa akin, sa first week o kaya second week ng opening ng mga madrasa, if you compare it to, alimbawa, sa UP o kaya sa Ateneo de Manila, what is happening? Ano yung nakikita natin? Sa akin, ang nakikita ko, yung mga estudyante na pumasok sa madrasa, sa loob ng isang sa loob ng isang buwan o kaya sa loob ng isang linggo, nakikita natin na mas magaling yung ating mga estudyante na pumasok sa madrasa kaysa mga estudyante na pumasok sa UP. Naniniwala ka na kayo ba dyan? Yan sa atin, tayo mga guro, o nang pasok lang ng eskwelahan, yung ustad sa kinder, anong ituturo niya? Susulat niya yung alef. Alef, bata, sa, jim, hanggang sa pinakahuling alpabito ng Arabic alphabet. Saya. Tapos, ipipilit niya sa mga bata na kanilang mabasa, ipipilit nila sa mga bata na kanilang ma-memorize. So, ang mangyayari doon sa loob ng isang linggo, makakakita ka ng bata na kaya niyang i-memorize mula doon sa alef na hanggang jim. Makabasa, mababasa niya, na i-memorize niya sa loob ng isang linggo. Sa UP, abutin sila ng isang buwan. Yung mga kinder, hindi pa nila nakikita kung ano ang itsura, kung ano ang itsura ng letrang A. Kasi sila, mag-umpisa sila sa paghawak ng ballpen. Ganito yung paghawak ng ballpen. Tapos sumulat ka, yan, pababa, sa loob ng isang buwan, hindi pa nila itinuro yung alphabet. So, anong lumabas doon? Ang lumabas doon ay sa loob ng isang linggo, mas magaling yung bata, magaling yung bata na pumasok sa madrasa
kaysa bata na pumasok sa atin yun o kaya sa iyo rin. Ha? Pero sa atin, wala sa atin yung mabda, yung sinabi nila, tinatawag nila sa Turo o Tadris na mabdao at tadarroj. Kailangan sa atin pagtuturo unti-unti lang. Huwag biglaan. Tayo sa mga madrasa, biglaan kasi yung ating pagtuturo eh. Ha? Kung gusto natin ipainom sa ating mga estudyante yung Quran para maging memorize nila, gagawin natin. Ha? Ang resulta doon, ha? Tingnan mo yung nangyari. Ha? Ang nangyari yung mga estudyante natin na biglaan yung ating pagtuturo sa kanila, ha? At saka yung sa UP na unti-unti lang yung kanilang methods na pagtuturo ang lumabas, ha? Parang sasakyan. Ha? Yung sasakyan, halimbawa bumili ka ng isang vertical, bagong-bago, magkatulad ng bata nung unang pumasok sa riba, bagong-bago. Ang ginawa mo, ha? Tayong mga guro, mga ustad, ha? Napakabago ito. Malakas itong sasakyan. Kumuha ka ng karga na nilagay mo doon hanggang sa naging punong-puno siya. Pinatakbo. Sabi mo, ha? Sobrang galing. Ha? Yung kaya ng dump truck, kaya ng multi-cup. Ha? Anong nangyari? Isang kilometro lang, huminto na, sira na. Ha? Tayo, ganyan yung technique natin eh. Ha? Pulubid. Ha? Ginawa natin sa isang araw lang, tinuro natin yung alpabito. Lahat. Ha? Pero yung mga anak natin, nakita na, sobrang galing. Ha? Pero hindi sila nakarating. Sira na eh. Ha? Pagdating sa board exam, anong nangyari? Ha? Anong nangyari? Pag wala tayong mga leakage na nakuha, 0% ang papasa sa lab. Kasi hindi nakarating, sira na eh. Ha? Hindi natin kinuha yung mabda o tadarruj sa Quran. Tingnan mo yung sa Quran. Anong ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala nung gusto niyang ituro sa atin na haram yung pag-inom ng khamr, mga ala. Ha? Hindi sa unang nuzul, ha? Unang rebel, ha? Ng mga ayat sa Quran, hindi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na, itong khamr na ito ay haram. Ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala para pumasok sa atin mga Muslim na ang khamr ay haram ay inunti-unti niya. Yun ang sinasabi natin mabda at tadarruj sa Turo o Tadris. Anong sinabi? Ang unang na-rebuild na sura sa Quran tungkol sa khamr na yun, anong sinabi? Yes, alam na ka an al-khamri wal fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Sa mga panahon na yon, pwede ka pang uminom ng alak. Depende sa iyo. Yan, makakasama sa iyo. Yan, makakabuti sa inyo. Ha? Depende sa iyo. Iinom ka, hindi ka iinom. Ha? Tapos may dumating na naman na ayat. Ha? Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi niya, ha? Wala taqrabu salata wa antum sukara. So, ibig sabihin, pag malapit na yung sala, ha? Pag nasa sala ka na, sana hindi ka, ha? Umiinom ng malak. Ha? Doon bawal. Ha? Doon bawal. Ah, tapos anong sumunod? Ha? Anong sumunod? Ha? Mayroon naman dumating na ayat na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na innamal khamru wal maisiru, ha? Na ila akhirihi na rizun min amali ash-shaytan. Doon, nalaman natin na ang pag-iinom ng ala ay talagang pinagbabawal ng Allah subhanahu
wa ta'ala. So tingnan ninyo anong ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtuturo sa atin, ha, ng pag-inom ng mga alak, inunti-unti niya. So tayong mga guro sa ating pagtuturo, huwag natin gawin biglaan. Ha, kasi hindi matatanggap ng mga bata yung ganon sistema. Ha, ang gawin natin, tingnan mo yung ginagawa nila sa UP. Pag unang pasok, ha, binibigyan yung bata ng ito, papel, ito, sige, maglaro ka na. Ha? Sa pangalawa o sa second week, doon sila mag-upisa magsulat. Ito, straight line, horizontal. Ito, straight line, vertical. At tayo, hindi natin ginagawa yun sa mga madrasa. Ha? Sa ulang pagpasok ng ating mga estudyante, agad tayong magtuturo. Ito, alphabet, alik, ito, ba, ha? Anong mangyayari? Ha? Sa gitna lang ng school year, tapos ka na sa, yeah, sabihin mo, wala na akong may tuturo, tapos na ako eh. Ha? So, doon mag-umpisa yung paglalaro ng mga bata. Ano, alas 10 na? Exacto. So, according to Director Lucky, meron tayong snack sa alas 10. So, we will continue after this snack. Para